ang kalsada na dapat para sa mga sasakyan, ginawa na ring playground ng ilang bata. Yung iba sa kanila ay nanghahablot pa raw ng gamit at pagkain ng mga dumaraan. Ang kanilang peligrosong trip, nahulikam sa pagtutok ni Cesar Apolinario. Ani mo'y nasa loob ng ring kung makapag-wrestling. Ang dalawang batang ito sa kabaan ng Espanya Boulevard na sakop ng Barangay 512 Zone 51 sa Maynila. Ang isa pa nilang kasama, imbis na umawat, nakisali pa. Maya-maya, yung nakisali, siya namang pinagtripan. Walang pakundangan siyang iwinasiwa sa talos, tumama na sa gilid ng mga sasakyang umaarangkada. Halos gumitna pa sila sa kalye, hindi alintana ang nakaambang peligro. Ayon sa uploader ng video na tumangging magpakilala, sinubukan nilang sitahin ang mga bata pero muntik pa silang batuhin ang mga ito. Pinuntahan namin ang eksaktong lugar kung saan naglaro ang mga bata pero wala sila roon. Lumipat pala sila ng pwesto sa mismong island ng Espanya Boulevard. Ang 9 na taong gulang sa video, tulog dahil napagod daw kakalaro sa kalsada kaninang umaga. Kwento ng 16 anyos sa kaibigan ng tatlo. Pinagkasabihan nyo na huwag maglaro sa kalye? Yun, hindi nakikinig sa amin. Ano sinasabi? Umurahin pa kami. Sobrang kulit pa nila. Pagkakatapos sila mag-ano lagi. Madalas pa yan? Saan sila kumukuha ng sorte? Pagkabi lang po, sa Divisoria. Hindi raw bababa sa 10 bata ang kabilang sa grupo nila na ginawang playground ang Espanya Boulevard. Hindi pa kayo natatakot sa mga sasakyan dumaraan? Naglalaro kayo sa kalye? Hindi po. Ha? Sanay na rin po. Bakit ayaw nyo umuwi pag pinagkasabihan? Wala naman po kami lahat bahay. Ang mga opisyal ng barangay, tutok sa CCTV para bantayan ang mga bata. Dumaan dyan, nangihingi po ng 5 piso. Yung estudyante, wala naman po ata natirang baon. Yung natira po, binigyan ng piso. Hinabol po yun, yung bata, sinabunutan, ganun. Upo. Madalas daw magsagawa ng pag-rescue sa mga bata, pero kahit makuha at madalas sa DSWD, pabalik-balik pa rin ang mga ito sa kalsada. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.